Barangay Ginebra mga bro, Scottie Thompson, ito pala ang kanyang kinakatakot at Stanley Pringle posibleng matrade. Yan mga bro, pagkatapos mong ilike ang ating video, mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga sports balita. So hindi nga malabong may mga player na bibitawan itong Barangay Ginebra mga bro upang ayusin ang kanilang roster. Ang iba dyan ay posibleng masasama na lang sa trade package dahil hindi nga ganun katataas ang kanilang value. Kung titingnan natin mga bro, si Stanley Pringle lang talaga ang may mataas na value sa kanilang bench na po pwedeng i-trade. Maraming ang may gusto na bitawan na lang daw itong si Stanley Pringle habang may value pa dahil inconsistent nga daw ito pagdating sa scoring department. Well, normal lang naman siguro mga bro na may mga off night talaga ang kanyang laro dahil inconsistent rin talaga ang kanyang playing time. Kung i-trade man ito ng Barangay Ginebra, siguradong may kukuha pa talaga dito dahil trade pa rin ito sa opensa kapag nabigyan ng mahabang minuto. Pero may kabagala na rin talaga itong si Stanley Pringle dahil na rin sa kanyang edad. Matanda pa nga ito kay Justin Brownlee ng 1 taon mga bro. Pero naging injury prone lang din talaga itong si Stanley Pringle kaya hindi na rin ganun kataas ang kanyang value kapag mga 1-on-1 trade. Kaya titingnan na lang natin ang desisyon ng Barangay Ginebra. Sa kabilang banda naman mga bro, Scottie Thompson, ito pala ang kanyang kinatatakutan. Itong ang si Scottie Thompson ang isa sa mga masasabi nating pinakamagaling na guard sa era na ito. Hindi nga basta-basta ang kanyang pagiging rebounding machine despite sa kanyang height na 6'1". Pati nga si Coach Brian Gordian noon ay nagulat talaga sa talent ni Scottie Thompson noong nakalaban ng Barangay Ginebra ang Bay Area Dragons. Hindi niya nga inakala na 6'1 lang talaga ito. Si Scottie Thompson din talaga ang heart and soul ng Barangay Ginebra at dahil sa kanya ilang beses na nilang napatunayan ang Never Cede Spirit. Malaking bagay nga itong pagiging hustle player ni Scottie Thompson dahilan kaya nakapag-season MVP ito kahit hindi ganun katataas ang kanyang scoring output. Kung may Westbrook ang NBA na triple-double machine, may Scottie Thompson naman ang Barangay Ginebra. Pero sa mga hindi nakakaalam, may kinatatakutan nga itong si Scottie Thompson, ito ay ang injury. Alam naman natin, injury talaga ang number 1 na sumisira sa karir ng isang basketball player. Kaya malaki nga ang pasasalamat nitong si Scottie Thompson mga bro na hindi niya nga ito naranasan simula noong madrop ito sa ating liga. May mga nagsasabi pa nga na kaya daw ito nag-back out sa Gilas para makaiwas sa injury at healthy pagdating ng World Cup. Pero alam naman natin ang tunay na rason kung bakit ayaw ni Scottie Thompson maglaro ngayong SEA Games. Kayo mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?